ilang taon nang nakararaan, pero patuloy pa rin ang paniniwala sa mga hindi pangkaraniwang nilalanga, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba pang mga bansa. Dito sa Pilipinas, engkanto o mga maligno ang pangkaraniwang katawagan sa mga ito. Subalit ang iba ay hindi lang basta naniniwala sa mga ito, kundi sila rin naniniwala na ang mga gamit o mga bagay na makukuha sa kanila ay magbibigay sa tao ng kakaibang kapangyarihan o mahika. Isa sa mga pinakapopular at usap-usapan pa rin sa maraming probinsya dito sa Pilipinas ay ang nilalang na kung tawagin ay duwende. Kagaya ng paniniwala ng iba sa sinasabi nilang sinturon ng kapre na maaring magbigay ng kakaibang kapangyarihan sa tao, ang mga duwende rin ay mayroong gamit na maaring makuha at pwedeng gawing agiman. Pero bago natin ipagpatuloyan, ay hayaan nyo muna akong magpakilala. Ako nga pala si Kamaster G. Pag-hit na din ang bell icon ng sa ganon ay lagi kayong manotify tuwing may bago tayong upload na video. Duwende o nuno sa punso, ito ang mga karaniwang katawagan sa mga maliliit na nilalang na hindi nakikita ng mga karaniwang tao. Ang mga ito ay naninirahan sa gubat, puno, punso o mga luma at malalaking tirahan na matatagpuan sa maraming lugar, particular na sa mga probinsya. Bagamat ang mga duwende ay masasabing Pinoy adaptation ng leprechaun, goblins, hobgoblins, elves, dwarves at little creatures ng Western mythology, niyakap na natin mga Pilipino ang matinding paniniwala sa mga maliliit na nilalang na ito. Ang salitang duwende ay halaw sa salitang Kastila na dueño na nangangahulugang ang siyang orihinal o tunay na may-ari ng bahay. Dito nag-ugat ang paniniwala na ang mga duwende ay maaring maghatid ng suwerte o kamalasan sa mga nakatira sa isang bahay o lugar na kanilang pinamamahayan, depende sa kung paano sila tratuhin. May ilan na nag-iiwan ng isang pinggan o platito na may pagkain sa sahig bilang alay. Sa paniniwalang matutuwa ang mga duwende at sila ay aakyatan nito ng suwerte. Ang duwende ay nagpapakita sa mga iilang tao lang. Kapag ikaw ay kanilang nagustuhan, katulad ng mga duwende na naninirahan sa bahay, ayon sa mga nakakita, sila ay nakikipaglaro. Dinadala ng mga duwende ang taong kanyang kinaibigan sa lugar nila. Sa mga karaniwang kwento na nagpasalin-salin sa bawat henerasyon, ang kanilang lugar ay isang paraiso na hindi inaakala ng tao na may ganito. Puno ng ginto ang kanilang kaharian. Sila ay mahilig magkolekta ng mga iba't ibang bagay. May kasabihan ng mga matatanda na kapag may nawala na bagay sa iyong bahay, ito ay kinuha ng duwende na kahit hanapin mo ay hindi makikita. At kapag napagpasyahan mong huminto sa paghahanap, tsaka ito lalabas sa isang lugar na parang walang nangyari. Mahilig din sila sa mga matatamis. Ayon pa rin sa mga sabi-sabi, kapag may mga candy o mga chocolates na bigla na lang nawawala sa isang lugar, duwende ang may salarin. May mga duwending sadyang mapaglaro at may mga duwending masasama. Ito ay nakatira sa mga gubat, karaniwan ay sa mga punso, na kung minsan na may mapapadaan, sadya nila itong ililigaw. Ayon sa kasabihan, mangyaring magpaalam muna kung dadaan sa mga masusukal na kakahuyan. Ang paraan ay ang pagsasalita ng mga katagang, "Tabi-tabi po." Ngunit ang nakakatakot ay kung sila ay iyong magambala at masaktan, ang mga duwende ay mapaghiganti. Kapag sila ay nasaktan, ito rin ang kanyang ipaparamdam sa taong nanakit sa kanya. Katulad halimbawa kung sila ay iyong napilayan sa paa, ganun din ang mangyayari sa iyo. Kung sila ay tinamaan mo ng bato sa mukha, ikaw din ang magkakaroon ng mga pasa sa iyong mukha. Ibabalik nila at ipaparamdam sa iyo kung ano ang ginawa mo sa kanila. Pinaniniwalaan naman na nagkakaiba-iba ang kulay ng kasuotan ng mga duwende, depende sa kanilang kakayahan, karakter at pag-uugali. Karaniwang pinangingilagan ang mga duwendeng itim. Sinasabing sila ang pinakamasama sa lahat ng uri ng duwende. Ang pulang duwende ang pinakamatapang ayon sa mga sabi-sabi. Sila ay nakakatakot at kapag nagpakita ay maaaring may mangyaring masama sa iyo o ibang miyembro ng pamilya. Huwag makipagkasundo sa duwendeng pula sapagkat ito daw ay tuso. Maaaring kapag ikaw ay nakipagkasundo ay hindi niya ito pa rin ang inyong usapan hanggat maaari ay iwasan ang mga ito. Ang mga duwending berde naman ay likas na magiliwin at playful sa mga bata. Sinasabing ito ay swerte sa sugali. Ngunit huwag magtiwala dahil kung minsan ay may pagkapihikan. Ito ay mailap kapag tinawag upang kausapin kaya kailangang suyuin. Gumit ng bata kung ito ay tatawagin o kakausapin. Ang duwending puti ang sinasabing pinakatahimik at pinakamabait sa lahat. Isang paalala lamang na huwag itong kakausapin sa sandaling magpapakita sapagkat ang mga duwending ito ay sadyaring mapaglaro. Kailangang mahinahon sa pakikipag-usap sa kanila. Ito daw ay may kaalaman sa panggagamot sa mga bagay na gawa din ng ibang elemento, mga kulam o barang.
Sinasabi naman ng iba na ang suot nilang sapatos ang isa sa mga bagay na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang hindi makita ng pangkaraniwang tao. Kaya naman maraming mga agimatero sa mga probinsya ang naghahangad na makakuha nito. Mayroong mga nagsasabi na nakatagpo daw sila at sinasabing nagbibigay nga daw ito sa kanila ng kakaibang mahika. Ayon pa sa iba, pag nakaibigan ng tao ang mga duwende, lalo na ang mga puti, may pagkakataong binibigyan nila ang tao ng kapangyarihan upang makapanggamot at nagbibigay din ng isang maliit na libro na malaki lang ng bahagya sa posporo. Ito ay may laman ng mga orasyon na siyang ang gagamitin sa panggagamot, pero sinasabing hindi basta-basta ang pakikipagkasundo sa kanila, lalo na sa mga itim, dahil baka buhay pa ng tao ang maging kapalit kung hindi mag-iingat. Ngunit maraming nagsasabi na wala daw katotohanan ng mga ito at pawang mga katang isip lang. Pero para sa mga nakasaksi at naniniwala, totoo ang mga ito at kailangang irespeto na lang ang mga ito. Ikaw, naniniwala ka ba? Komento ka naman kamaster sa baba ng video ng ito at ipahayag ang inyong nalalaman. Nga pala, kung nagustuhan nyo ang video ng ito, ay paki-like, share, and subscribe naman. At dito na nga matatapos ang video natin.